Good Friday, 7 last words. Here sa St. James Parish, yung pangbongo lang. Ang cross na kanyang pinagpakuan. Pagalingan natin si Maria. Ngayon kay Maria kung kayo ng pahitulot upang matanggal ang kamahal mahalang katawan ni Jesus. Halina, halina at ating alisin sa pagkakabitin niya sa cross ang ating Panginoon si Cristo. Gayon, maisan man lang ng kaunti ang mga pinghati ng ating Inang Maria. Hati ang damit na puti. Tanda ng kalinisan ng kaluluwa. Magdamit tayo ng damit si Kristo upang maging kasama natin siya sa dakilang araw ng kanyang kamatayan kung saan dugo niya ang naging pampaputi ng marumi natin mga kaluluwa. Rotolo. Ito'y sumasagisag ng ating pananampalataya na si Kristo ay Hari at Diyos. Tunay na dapat natin baunin sa ating mga paglalakbay dito sa daigdig. Ang mga pasakit ng ating Panginoon na tayo ang may kagawang, siya ang ating hari. Panginoon na taga-subaybay at taga-lingap, potensya, na lumalang sa pagkamananakop
na tumubos at nagpamanal sa pamamagitan ng Santa Iglesia. Orwa ng tinig, mga masasamang pag-iisip ang naging dahilan sa bawat karmal-dumal na kaisipan ng tao ay matutulis na tinig ang pinabayaan ng ating Panginoon na itimo sa kanyang banal na ulo upang sa gayon ang kasamaan ng ating mga pag-iisip ay matubos niya sa kanyang pagkamatay sa banal na krus na ito. Kanang kamay, ang mga kamay na lumika ng daigdig nito na nagbigay buhay na tinatamasalan ng sanlibutan at ito ngayon tatanggalin upang sa bawat pagkilos na muli ng mga kamay na ito ay maging kamay na lumika ng kabutihan ng kanyang mga nilalang. Maging kamay sana tayong ni Kristo na tinatanggal sa krus. Kaliwang kamay, ang pumigil sa kapuotan ng Diyos. Opo, mga kapatid, dahil na rin sa pag-ibig ni Jesus sa atin, hindi niya pinabayaan na puksain na lamang tayo ng kanyang Ama. Manapay inyakon niya sa Ama na siya na lamang ang puksain upang magkaroon tayo ng iba yung buhay na kasiyasya sa Diyos. Mga paa, lumakad sa paggawa ng kabutihan. Mga paang naglakbay upang abutin ang lahat ng sulok ng sangkatauhan upang ibahagi ang kaharian ng Diyos sa kanyang mga nilalang. Upang sa Diyos na lumika, ang kanyang mga nilika ayon sa kanyang kalooban, maging kulirinawa tayo tulad ni Kristo sa paglalakad niya ay malakad naman natin ang lugar na hindi pa naabot ng kanyang mga paa. Ihugos. Ihugos natin kay Maria ang bangkay ni Jesus upang minsan may mayakap ng kanyang inaawala ng buhay na anak. O Maria, aming ina, ito ang iyong anak na wala ng buhay dahil sa aming mga kalakastanganan. Iburon at halikan. Halina mga kapatid, ibuhos natin ang marugtog na pagsisisi. Minsan sa ating buhay ay ipadama natin ang ating pagmamahal na dahil sa ating mga kamalian, dapat ay bangkay na tayo at wala ng buhay. Ngunit narito ang ating Panginoon na namatay. Opo, namatay upang tayo ipatuloy na mabuhay. Sama-sama siyang nating ihatid sa huling antungan. Samahan natin siya sa mga huling sandali ng kanyang pagtira sa ating piling. Isama na rin natin ang lahat ng ating karunihan upang sa gayon sa paglalakbay niyang muli. Malinis niya tayo sa kalinisang waling, walang kasing puti at walang kasing muslim. Kaya mga kapatid, si Jesus, bangkay ng Oo, mga kapatid ko, bangkay na si Jesus upang ating mga kaluluwa ay huwag maging patay sa kanyang kamatayan. Pinatay na niya ang huling kaaway ng tao at ito'y ang kamatayan. Ito'y upang ang buhay naman natin ay huwag magwakas sa hukay. Bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Thank you.
Thank you.